yung tungkol sa earmarked revenues. Madam Speaker, sa pagkakaintindi, can you define earmarked revenues through you, Madam Speaker? Earmarked revenues, Madam Speaker, are identified revenues required by law to be used for designated activities, benefits, or purposes which can be either classified as use of income or special account in the general fund or SAGF. Nung pong nag-interpellate tayo, sinabi po sa akin that the cash isn't available because the cash is being used. Madam Speaker, Madam Sponsor, tama po ba na pwedeng gamitin ang earmarked revenues ng national government wherever it pleases? Yun ang practice po ng natin. But let me explain. Madam Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmarked revenues for other things other than specified in the law? Madam Speaker, if I may be allowed, yes. Parang po siyang, if I may use a comparison, parang pong kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng 100 piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin. At any point in time that we want it, it must be available. So ganun po ang konsepto ng earmarked revenues. Congress earmarks a certain portion, kinokolekta ng ahensya ang revenue, dinedeposito sa treasurer. Habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government kasi po ang pangongolekta ng buwis, hindi naman po January 1. Meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin gagamitin ang cash na yan. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmarked revenues. Madam Speaker, saan po nakasulat na ganun ang ibig sabihin ng earmarked revenues na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa?